Hi guys! 12:43 na ng hapon. And ipopromote ko lang sana yung vlog na ginagawa ko ngayon. Actually, tapos na yung makeover ng bahay namin kila mama. And yung makeover na yun, hindi ko siya ganong na-vlog kasi nung time na umuwi kami, hindi ko nadala yung aking charger. So, hindi ko siya, kumbaga parang hindi siya na-vlog ng maayos. So, ang nangyari, puro update lang, update, update lang. It should be on my channel na guys. So, ilalink ko yung video dito. Panoorin nyo guys. And ipapakita ko doon yung before and after ng bahay nila mama. Super laki ng pinagbago guys. And alam nyo yun, pag may ginawa kang isang bagay, parang nakaka-fluttered tingnan, nakakatuwang tingnan. Kasi dati, 10 years kasi bago nagalaw ulit yung bahay namin. So, sa pagkakaalam ko kasi, ano pa lang yung pintura sa bahay, pinaka-primer pa lang. So, hindi pa siya napipinturahan. Ang gusto kasi ni Mama, ipapintura yung bahay isang buo from inside hanggang yung exterior ng bahay. Kaya lang, hindi niya mahagilap yung pintor na nakausap niya. So, ang gusto kasi naming mangyari this year, on Christmas, parang kakaiba naman ganun, para ano naman, maaliwalas tingnan, tapos maging ano mo yun, maging relaxing yung bahay tuwing uuwi sila mama galing ng work, kasi diba may tindahan sila mama. So the whole day andun lang sila sa tindahan, puro stress yung nakikita nila, nararamdaman nila. So I'd like them to feel comfortable when they got home. So ayun, nakaka-fluttered lang sa amin ni RJ, especially kay RJ. Special thanks to her kasi siya yung nag-recommenda sa akin. Kumbaga siya yung nag-ano siya. Tawag dito, siya yung nagkusa sa akin na pinturahan namin yung bahay. Kasi kami lang yung nagpintura ng bahay namin. And hindi na kami nag-hire since maliit lang naman tong bahay namin. Kayang-kaya lang namin dalawa. Kaya lang hindi namin in-expect na yung pagod na mararamdaman namin sa bahay, parang triple nung pagkakapintura namin dito sa bahay. Kasi almost 1/4 lang yata ng bahay itong bahay namin. So, pero okay lang, masaya naman. And kahit super na-stress din ako kasi, alam mo yun, yung magtatrabaho na kami, tas after namin magtrabaho, maglilinis na naman. Nakaka-stress, pero okay lang. At least, maganda na yung bahay. May mga parts lang na kailangan talagang i-repair. Pero okay lang yun. Especially yung hagdan namin kasi hindi pa talaga yun tapos. Hindi ko alam kung paano gagawin nila papa dun. Pero at least, napinturahan na yung bahay kahit papano. Maaliwalas na, di ba? So, yung TV namin, hindi pa siya nakakabit. Babalik kami dun on the fourth day of December kasi birthday ni Papa ng December 5. Hindi ko alam kung what day niya igaganapin pero December 5 na siguro. So, may bit-bit na naman si RJ na food from sa kanila. Adobong chicken at saka ang tawag dito, yung ginisang gulay na may sitaw and kalabasa, tapos ang sahog niya is tinapa. Maliligo lang daw siya. Tapos, breakfast lang ako kaninang maga ng ano. Ano na nga yung binbreakfast ko kaninang maga? Nag-breakfast lang ako kanina ng lumpiang gulay at saka coffee. So, yun lang yung kinain ko for today. Kahapon kasi nagkain ako ng ano eh, ng inihaw na paa, yung barbecue na paa ng manok. So, This day is my... Kailan ba kami nag-start? Kailan ba kami nag-start mag-diet? 28, 29, 30, 31. Ay, 1, 2. So, pang fourth day ko na ngayon, guys, ng fasting. Puro water lang ako. So, hindi ko alam kung mapapansin nyo kasi ako parang napapansin ko. Kasi pag nagbablog ako, nawawala yung taba ko dito sa may baba. Tapos, basta, nagagaanan ako sa pakiramdam. Magkaan kasi guys sa pakiramdam pagka yung, alam mo yun, yung galing ka sa mabigat na timbang, tapos
bigla ka magda-diet, ganun. So, I'm so happy lang. Happy-happy lang kasi, so, yun nga, nagda-diet nga ako. So, hindi ko na kayo na-update. Gusto ko sanang mag-vlog ulit about sa pagda-diet ko, pag-lulose ko ng weight. Kaya lang, ang dami ko kasing i-edit. Hindi ko alam kung kailan ko pa siya mai-upload. Pero, mag-video na lang siguro ko ulit ng kwento about dito sa na-experience ko kasi from 53 kg, 53 ako noon eh, nung umuwi kami dito sa Pilipinas from Malaysia. Nagre-range lang yung aking timbang from 55 hanggang 58. So, pag umabot ako sa 58, mataba na akong tingnan, ganun. Ang lalaki na ng mga braso ko. Para sa akin, sexy ko pa rin. At saka, basta nabibigatan na ako sa sarili ko, ganun. So, yun. Magkakwento na lang ako sa inyo kung ano yung mga na-experience ko, kung bakit ako lumulobo, or kung bakit ako, paano ko na-maintain yung dinayad ko dati. Hi, guys! Hi! So, 5 na guys ng hapon, and we decided to install na yung CCTV na nabili namin sa Lazada. Outdoor namin siya ilalagay kasi alam niyo na, para secured. So, check muna natin kung saan siya perfectly kailangan naka-install. We will see if dito, dyan na ba talaga sa gitna? Dito naman din eh. Saan? Dito. Finally, after a long day na binigay sa amin ng Converge na stress, as in 100% na stress, guys, ang ibinigay sa amin ng Converge. So, hindi lang kami doon na stress. Ang daming ano ngayon. Daming mga kuli-kuli sap, lalo na yung mabaho, yung alitangya. So, ayun, after a long day na binigay sa amin na stress nitong CCTV, at saka nung aming internet connection, itong nagngangalang Converge. Hindi ko maintindihan kung bakit sila gano'n. Anyway, kahit naman, di ba, at least, naging okay naman ang lahat. Naikabit naman na, so okay na. Ayoko nang pag-usapan dahil maalala ko lang yun. I just wanna share my thoughts. So, pinag-iisipan ko kasi kababayad lang namin ng ano eh, ng bill ng internet kaninang umaga. So, dahil binibigyan kami ng Converge ng super duper bagel na internet connection, siguro mag-switch na lang kami sa PLDT. At least yung PLDT, kahit nagbibigay sila ng mabagal na connection, mabilis pa din talaga. Minsan lang siguro. Pero sa tagal na gamit namin ng PLDT, so far naman, hindi ko naranasan yung ganito na CCTV na lang ah, hindi pa ma-connect. Pero naman siguro isang taon na namin nagagamit yung Converge. Nung una, mabilis siya, okay siya. Pero nung nagtagal na, parang ala na. Gaya kaninang umaga, walang internet, siguro mga 2 hours na wala.
walang internet ang Converge. Kaya pag may nagbabayad ng bill, sinasabi ko na balik na lang sila kasi wala kaming internet. So ayun, na-share ko lang. Di pa din kumakain si RJ kasi nga inayos pa namin yung CCTV. Akala ko nga babaklasin niya ulit kasi ang bala ko dalhin ulit sa bahay. Doon ulit i-install kasi mabilis yung internet doon eh. So na-realize namin na kailangan din talaga ng internet connection nitong CCTV. So ayun. Ang mata ko ay masakit. Masakit ang mata ko. Anong nangyari? Bakit masakit ang mata ko? Guys, pahabol lang. Ito yung dinner namin. Korean noodles, boiled egg, movie, Netflix. And then, that's all. Ano yan? Crazy Beautiful You? Ano pa ba yan? Ano naman? Hindi pa yan.